Okay, hello everyone. Nandito ngayon tayo sa emergency room. So official. So this time talaga ma-admit ako sa hospital. Ibig sabihin, mag-stay ako dito ng mga ilang araw para makita yung result ng blood culture kung septic ba ang ako. RN for B2, you have a phone call 2, RN for B2, lab 2. So, ngayon, hinihintay ko lang yung doktor na mag-a-admit sa akin, then dadalhin na ako sa room. Tsaka, titingnan din daw ako na specialist, more likely urologist. Okay, so ito ang gagawin natin vlog, dahil hindi ako makapag-gawa ng mga nasa listahan ko. Okay, I'll see you later. Ganito tura naman dito, paramedics. Siguro ng pasyente. Okay, so kakakapit lang ng ano, pangalawang asan elektro ng ano ko ng ano ba to? Saline. Dalawang bag. Ihingi na nga ako eh, pero ang layo ng bathroom. Ito na lang ako ihingi sa room ko kapag tinala na ako. Hindi pa dumarating yung doktor, pero sometimes sa doon ka na nila imimit sa room mo. So, baka doon na lang. And then, sabi ng nurse, sa ano daw ako, progressive care. Ito yung may, ano, continuous heart monitoring. Telemetry, basically. Dahil doon sa, ano ko, barrels ko, especially yung heart rate ko, still elevated. Pero yun lang muna. I feel better though. Nabalik na ako sa kwarto. Yung ginagawa naman ng post-op virus. Hindi naman operation, pero ginagawa sa inventory ko. Ayan, yung vital machine nila. Nira-run siya continuously. May frequency siya, pero yan. And then, pag mas malit na, mas konti na yung ano ko, kirot. Updatean ko kayo ng mas marami. Okay? Ayan, makakakain na rin sa wakas. Ito pagkain natin. Ayan, Sprite. Ah. Akala ko shredded chicken. Yan lang pala yun. Buti na nang umorder ako ng soup tsaka prutas. Ay, gusto ko ng kanin. Anyway, kain muna, Akesh. Pira pa. Ay, ng table. Ito, kakain muna tayo. Gumagalaw yung ano ko. Right hand ko kasi nandun yung IV ko sa ano, mismo na elbow. Kaya, ganito muna tayo. Nahihina naman ako. Okay naman siya para sa gutom. Sakit. May fentanyl daw ako para sa kirot, pero huwag na muna. Next time na lang. Hindi na kaya labanan. Ano ko muna to? Strawberry na pagkanda na kailaki. Nag-take ako for the first time ng ano, oxycodone. 10 milligrams yung anong binigay ng doktor every 6 hours. Ganito itsura. I'm so drowsy.
Hindi ko ma-open yung mata ko. Ayoko, matulog. Kasi natatakot ako, baka baka manarkan ako. Okay. Ayan. Pero ganito itsura. First time ko mag-take ng ganun ka kataas na pain medicine. Oxycodone isa siyang opioid. Nakikita ko to lagi sa trabaho for pain. Pero pinagsabay niya yung Tylenol. Tsaka oxycodone kasi nagkakalagnat na naman ako. So, ayan. Kaya pag ako yung nurse, lagi nire-reman yung pasyente ko. Huwag tatayo ng mag-isa. Lalo na kapag hindi sanay sa ganong pain medicines. Anong oras na? Alas 3 pa lang ng madaling araw. Every hour yata nagigising. Oh, Lordy. Hindi ko ma-open yung mata ko. So, 45 minutes naman na magigising pa naman siguro ako. So, tulog ko na lang. Ayan, nakatayo na rin ako sa wakas. Oras na alas 3 ng hapon. Ngayon pa lang ulit ako nakatayo. Matiwasay. Brush ko yung buhok ko bago magkulot ulit. Feeling bakasyonera lang ako. Ito yung aking view. Tara nga lang yung blinds. Parking lot. Hindi na makita yung regular programming. Mas okay na pakaramdam ko, kaya pwede na mag-vlog. Mag-vlog. Kahit may sakit. Kinakarir talaga. So, handa. Pero yung, syempre, yung itsura ko. Mukha naman nasa ospital, diba? So, hopefully last day ko na dito ngayon. Third night ko na ba to? Oo. Yung first night pa. Two nights ko, hindi ko talaga kinaya. Kaya, ayan. Yung sinat ko, on and off, kanyan. Yung pain. Hindi naman malalang malala yung pain, pero sapat para hindi ako masyado function. So, ano nga bang nangyari sa akin? So, pagdating ko sa emergency room, mababa yung mga yung vital signs ko, hindi maganda, yung blood pressure, ay mababa, yung heart rate mataas, may lagnat ako ng mga 102. Ganyan, tapos yung paghinga, ay ko po, yung paghinga, mataas. Humihinga siguro ako ng mga 30. Minsan more than 30 pa. Tapos yung heart rate ko, umabot ng hanggang 140. Ganun siya kataas noon. Tapos, so, ginawa naman ng mga x-ray, mga ganyan, x-ray. Kinolektan ako ng dugo para sa blood culture. Nag-consult ng urologist. Tapos, tinignan ulit yung ihi ko. Malinis naman daw yung dugo ko at that time, in terms ng laboratory, malinis naman daw. Pero sinuggest agad ng neurologist na i-drain daw yung abscess dun sa cyst na meron ako. Dahil baka daw kung hindi, mag-crash daw ako, sabihin nyo yung lahat ng vital signs ko, sumaba o hindi gumanda. At ayaw nila mangyari yun. At ayaw ko din naman mangyari yun. So, sinabihan ako ng ER
provider na i-admit ako. So sabi ko, sige. So nakarating siguro ako dito sa room ko ng mga alas 4 na ng hapon. O dumating ako sa ER ng mga 11 ng umaga. So matagal din yung turnover, pero ito naman talaga sa emergency room. And then mga 4:30 dinala na ako sa CT CAT scan. Doon nilagay yung drain. So tawag nila CT guided drain placement. Hindi naman siya masakit, like gising ka, pero binigyan ako ng Versed tsaka ng fentanyl sedation daw. Tapos may lidocaine na nilagay doon sa kung saan nilalagay yung tube. Ito yung tsura ng tubes. Para sa mga curious, ito may konting dugo-dugo to. So kung may ayaw ng dugo-dugo ng dinuguan, pikit mo na lang muna mata mo. Yan. Ganyan yung tsura niya. May mga tube siya. Nakakonect siya yan sa likod ko. Medyo masakit yung likod. Okay, nakaupo ko dito. Pag nalalagyan ng pressure. So yun ang nangyari. Mabilis naman yung procedure. Alas 6, nakabalik na ako dito sa room ko ulit. Kumain. Yung mga nakita niyo sa first video. Then after that, walay na. Hindi ko na kinaya. So, talaga yung second day, feeling ko yung oxycodone talaga yung nagano sa akin. Nag-crash. Kasi first time ko mag-take ng oxycodone kinabukasan. Ayun. May side effect pa rin. Pero nung second day, yun, kinonsultin yung infectious disease doctor sa kung ulit yun, specialist para sa mga infection. Kasi may nag-grow na bacteria dun sa dugo na kinuha sa akin. And then, ganun din dun sa abscess. So, yung klase ng bacteria na nag-grow is pareho dun sa bacteria na nag-grow noon dun sa ihi ko nung nagka-UTI ko ng 2 weeks ago. Pero, so hopefully, bukas makakalabas na ako. Kasi, wala na, board in the house na. Kasi bawal ang, ngayon, bisita. Walang mga bisita dahil sa pandemic. Wala at all. Mahirap kung buti nga, mas bata-bata ako eh. Kasi kung may edad ka siguro dito, di ka makagulapay sa sakit o kung hindi ka talaga bibisitahin ng mga nurse mo o ng nursing assistant, wala. Mahirapan ka dito. Kasi nung second day, nahirapan talaga ako. Pero hopefully, yung mga culture na lumabas today, yun ay mga final na. Wala nang hinihintay pa. So, kailangan na lang ako i-clear ng hospital doctor tsaka nung urologist. Kailangan tanggalin tong drain na to. Sana hindi ako pauwiin ng kasama tong drain na to kasi wala namang lumalabas. Kasi yung infectious doctor, sabi niya, clear na daw ako sa kanya. Mag-room tour na lang tayo. Flip ko tong camera. So, ayan, yung pinto. Diyan, takay ng pinto nila, no? Mga ganyan. Saba tayo muna. Dito muna tayo sa kaliwa. So, ito yung nila. Belongings. Locker nila. Locker nung naman dito. Mga gate belt. Fancy yung nila. O gate belt nila. Ang ganda yung gate belt nila. Yung hospital namin, hindi ko nasasabihin, pero mas maganda tong gate belt na to. Tapos, meron dito sa taas. Kaya to. Mittens. Kapag nananampal ka ng staff, yan, lalagyan ka niya na yun, oh. Ano pa meron sa taas? Ayun, yung pump ng air mattress. Dito sa baba,
Wala. Lang laman. Tapos dito, may wipe sila, disinfectant, tissue, ito, Foley stat lock, tapos, electrodes. Meron ka yan, yung itsura ng, ano nila, remote telemetry. Yung sa amin naman, mas maganda na. Yun yung sink nila, hand washing, hand soap. Ito mga kagamitan ko, ito yung ice pack ko nung first day. Toothbrush ko tsaka toothpaste. Nalagyan ko ng bato. Retainer ko nandyan. Tapos ayan, TV, flat screen. Mga gloves. Ito yung linen. Trash? Hindi. Ang tawag dyan? Basta linen. Tapos dito tayo, ito yung bed. Yung bed nila, comfortable naman siya. Na-expect ko kapag ano, hospital bed. Matigas. Ito yung remote control. Ito yung ano na rin, call light. Pag magtatawag ng nurse. Light control nila. Tapos ito na rin yung remote ng TV. Para doon. Yup. Ito yung aking IV pump. Ayan yung nung ano ko, medyo hilo-hilo. Ito yung bedside commode. Baka may ihipa ako dyan. Malinis. Ayan, yan yung sharp container. Tapos meron isa ditong ano, bedside. Ano ba to? Desk? Whatever. Yan yung ano ko, dumi kong damit na. Yan, akin yan. Bag na yan. So, dito. Aray ko. Ayan. Siguro, nung bago tong building na to, pinapress lang yung ano na yan. Button na yan pag may code blue. Pero sabi, tawagan yung number na yun kapag may code blue sila. Ganito yung setup ng taas ng kanilang bed. Ayan yung overhead light. Tapos ito, vacuum. Medvac, oxygen. Yung vacuum container. Ito, ano to, chair alarm. Ito yung upuan mo. Tapos, may switch dito na to turn on mo. Kapag trinay mong tumayo, tutunog. Yan. Dito, parang may part sila na para sa bisita. Ngayon, lockdown ng hospital. Bawalang bisita. Kaya ako din dyan, ako yung nagigapin ng ano, ng gulo nito. Nagyan ko ng gown para malinis-linis konti. Para kasi may parang may steam eh. Tapos, hindi ko pa na-explore to. Ito. Unan. Extra nga unan. Tapos, may blind dito. Pero, sira yung ano. Pang roll. Pero, ito yung malaki kong bintana. Tapos, ito na yung bathroom. Ito sa kanan. Ayan ako. Ito ang aking outfit. Diba? Hmm? Salamin, sink ulit, ito yung personal cleanser, antimicrobial, hand soap, toilet, may call light din sa bathroom, tapos dahil special kid ako, may shower, kasi naglakad-lakad ako kanina sa unit to, meron din pala silang mga double rooms, semi-private. So, ito, yan yung shower chair nila. Pero dahil may drain kasi ako, bawal mabasa, hindi ako nag-shower. Shampoo, body wash. Ayan. May call light din pala dito.